replying. I'm Lisa Pekayan. Today, i-house tour ko kayo sa bahay ng boss ko. Dito nga pala kami ngayon sa Gasim, Saudi Arabia. Dito yung bahay ng nanay ng boss ko. So, umpisa na natin. Dito muna tayo mag-start sa labas. Ito na itsura niya sa labas. So, ayan. Ganyan. Ayan. Tapos dyan sa kabila, dyan yung daanan papunta sa kabila sa taas. Sa bahay naman yun ng anak ng panganay ni Mama Munira. So, ikat tayo ngayon. Pasok tayo. Ay guys, dito nga pala sa Saudi Arabia, yung ganito nila, nasa labas, hindi sa loob ng CR. Kasi dito sila nagwa-wash ng face, kamay, tapos ugas ng paa para magdasal. So, bakit nga ba? Bakit yung paa inuugasan dito? Eh, malapit naman yung CR. Pwede naman sila mag-ugas doon. So, ang sabi nila, isa sa mga friend ko na Muslim, mas malinis pa yung paa nila kaysa sa mukha natin. Kasi yung paa nila, ginagamit sa pagdarasal. So, respect na lang natin kung ano man yung paano nila. So, tara na, pasok tayo sa loob. Tignan natin kung anong meron. So, pasok tayo. Ayan. Sara muna natin. So, dito tayo ngayon. Kalapasan natin yung ilaw. Dito tayo ngayon sa... Yung parang... Hindi ko masabi sala kasi... Dito sila kumakain eh. Nalakas silang dining room. Dito sila kumakain. Ayan. So, yung... Pag kumakain sila, naglalatag sila ng plastic. Salo-salo na sila doon. And then, nagkakamay lang. Ibang-iba yung tinuro sa TESDA na kailangan may mag-ano pa ng ganito, ganyan, ganon. Dito, walang ganon. Magkaiba talaga. Ang layo ng turo ng TESDA. So, ayan. Taglamig kasi ngayon, kaya may heater. So, minsan kasi yung maano dito ma, minsan nasa 7, mas maano na yun, malamig na yun. Pero minsan lang, kasi nung nakaraan, nag-12 to 16. Pero last time talaga, mga anong araw yun, yung nag-7 lang siya, lamig, grabe. So, ngayon, labas na tayo dito, doon tayo sa kabilang kwarto. Ngayon dito naman, sa sala nila, sa natin yung ilaw. Gulo guys, kasi mga bata kanina naglaro dito. Dito sa sala na to, dito sila tumatanggap ng bisita. And then, minsan yung mga asawa nila pag dumadalaw, dito nila tinatanggap. Kasi dito iba. Hindi mapwedeng makita ng asawa nila yung kapatid nilang babae. Kaya yung amo kong lalaki, nandun sa kabilang bahay. Kasi nandito din yung kapatid ng amo kong babae. So, hindi sila pwedeng magsama. Kaya yung bukod yung lalaki, bukod yung babae. Kaya dito kami, puro kami babae. So, maganda yun, diba? Ayan. Dito naman na tayo. Sada natin yung ilaw. Pag ano mo, pasok mo, may ganito. Dito nga pala sa Saudi Arabia, kailangan na ka, paglalabas ka ng bahay, kailangan na ka ganito ka. Tinatawag nila itong abaya. Kasi, basta ganun, kailangan, tradisyon na yan eh. Kasi bawal nga makita ng ibang lalaki, kung ano yung, ano mo, kanya, pati yung mo, kailangan. Misan, nakabalot ako, tinatakpan to, lalo sa damam, kailangan nakabalot yung buhok ko kasi sabi ni boss, yung lalaki ni sir, takpan ko daw yung buhok ko. Pero pag dito ako, hindi ako nagbabalot. Pero pag lumalabas ako, nagbabalot ako ng buhok. So, ayan. Ito yung papunta ng taas. Yung kanina tinulong kong daanan. So, dito yun. Papunta ng taas. Bukod sila. Kasi sa first floor,
Tama ba? Ito ba yung first floor? Second floor pala. Ito pala yung first floor. Sa second floor, dun yung panganay ng ni Mama Munira, yung kuya ng boss ko. So, dito naman kami. Ito naman yung pangalawang sala. Yan, dito naglalaro yung mga bata. At minsan, dito rin ako nagtatambay kasi dito malakas yung internet. Kapag may bisita dun sa sala, dito ako nag-internet. Yan, daming damit. Kasi bukas uwi na kami. Kaya inaayos na ni boss. Kailangan pala sila ngayon dito kasi gumala. Kasi bukas alis na kami, balik na kami ng damo. So ngayon, ayan. Dito yung kitchen, pero wait lang. Dito yung room ng boss ko. At dito naman yung room ni mama. O, tignan mo, diba? Sa labas ko dito. So, ang CR nga pala dito, di kagaya sa Pinas, diba? Papakita ko pa. Kasi parang nakakain eh. Sige, papakita ko para meron kayong idea. Kasi sa atin, di ba, ganun. Pero dito, iba. Ganyan. So, tama na, konti lang. Kasi hindi maganda. Then, punta lang tayo sa kitchen. Ito yung kitchen. Maliit lang. Maliit lang yung bahay ni mama. Pero meron silang pinapagawang bahay na bago. Ay guys, doon nga pala natutulog sa may sala. Kasi, wala akong room dito. Kasi diba, at bisita lang kami. Dito nga pala, sa Saudi Arabia. Ang daming mga thermos. Kasi, may hindi sila magkape, at saka mag-tea. And then, yan, ganyan lang. Ito nga pala yung kape, sinasabi ko. Ito yung green coffee na niluluto para maging ganyan. Siluluto lang sa tubig. Walang asukal. So, lagyan ng hen. Cardamom. Basta yun na yun. Tawag nila hen. And then ito. Ito yung hinahalo sa coffee para masarap. Kahit mapait siya. Pero pag hinaluan mo dito, masarap siya. Malinamnam. Sasabayan pa siya ng tamar. Ito yung sinatamar. Walang guys ha. Ito yung tamar. Dates. Siya yung kapatner ng coffee. Tsaka, minsan, may cake. Pag may bisita or aalis kami, naggagawa ako ng cake. Tapos, yun na rin kinakain namin dito sa bahay para partner ng coffee. And then, house tour pa rin. I-ref tour ko kayo para malaman nyo kung anong laman ng mga ref dito. Tsan! Garlic. Ito yung onion na kagabi niluto ko. Hindi ko na pala nakuha na ng video yun. Kalimutan ko. Then, carrots, panghalo sa sambusa. Ito yung sambusa. Kung tawagin naman natin sa atin, is lumpia. Pero dito kasi iba. Lalo na magra-Ramadan, yan ang kalimitan kinakain dito. Sambusa, kapatner niya, syupa. Tapos, yun, mga hala. Hala, it means sweet. Mga chocolate, cake, etc. So, yan, yun nga pala yung mga ano. Ito yung hinahalo sa cheese. Kasi ito yung za'atar at tinatawag lang sa bread. Pero masarap naman siya. Pero hindi ko alam kung ano ba yan. Sabi parang oregano na nilagyan lang siya ng sesame. Kasi yan. Baba naman tayo. Tapos ayan. Ayan lang laman ng rep. Kalimutan dito. Wala na yung mga guli-guli na yung mga daon-daon na kinakain siya na fresh. Na it sinasabi na karat. Yung parang daon siya ng sibuyas. Pero siya daon ng sibuyas. Lasang sibuyas lang. Tsaka amoy sibuyas. Tapos, McDonald's. McDonald's is parsley. Tapos, lettuce, carrots, cucumber. Yan ang kinakain namin ng fresh. So, yan ganyan. Yan lang. Yan. Yan ang mga naman ng rep namin dito. Tsaka, ito. Tsan! Ito yung kinakain namin lagi dito. Kubus. Pero, huwag mo anhin yan. Mabigat sa tiyan yan. Yan ako tumaba. Then, ayan ulit. Kinapay. Kinapay lang talaga ang laging laman ng rep at gatas. Ayan. Tapos, ito naman. Dito tayo sa malaki. Papakita ko yung ginawa kong sambusa. Teka lang, ha? Ayan. Sambusa. Ito yung ginawa kong sambusa. Pinipit. Kung sa atin, diba, siya?
Shanghai yung ganon. Dito naman kasi ang sambusa, ang shanod, ganito. Yan, chicken sambusa. Pero minsan gumagawa kami ng egg sambusa, beef sambusa, hindi pala beef yun. Ano ba yun? Laham sambusa, yung kambing yun. Minsan kamil. Hindi kami nagbibip dito. Ewan ko. Ayun ang gusto nila eh. Then, yan. Yan na yung panghalo sa shurba. Yung shurba na sinasabi ko, yan yung soup. Soup siya na oatmeal. Tapos yan ang halo. Tarni yan ng kambing. Pero masarap siya. Hindi naman siya kambing. Kambing na ano tawag dun? Tupa. Yun, tupa. Yan. Ito yung hinahalo dun sa, hindi ko alam yung tawag dyan eh. Hinahalo yan sa gulay. Yung gulay dito, pag kinain mo na, ganun na lang. Hindi mo na kailangan nguyain kasi pinipressure cooker. Imagine mo yung upo, naka-pressure cooker pa. Yan lang. Dali-dali lang lumangbut dun. Hindi kailangan mo pressure cooker. Ganun sila. Yan. Sambusa. Ewan ko ano mga sambusa yung kasi may pangalan, hindi ko naman mababasa. Basta sambusa, sambusa. Ito naman yung dates. Kapag taglamig, yan ang kinakain namin. Kagaya kanina, yan ang tanghalian namin, sabayan ng coffee. Kasi maganda sa katawan daw, mainit. Yan ang sabi ni boss. Kasi yan, taba ng kami, ng kambing, yan ang tupa, ginagawang mantika. Ito, ano to, saluyot. Saluyot siya, na ginagawa din namin soup, kapat na siya ng kanin. Pag nagluto niyan, i-blender mo siya, hahalo mo siyang sibuyas at saka garlic. Tapos, yung pinaka-water niya, kung lalagyan mo pa siya ng water, yung pinagpakuluan ng karne. Masarap, kaya manok. Tapos, wala siyang halo. Lalagyan mo lang siya ng nor cubes. Okay na siya. So, guys, dito na natin patapusin yung ating house tour ni Amo dito sa Gasim. So, paano ba yan? Don't forget, like, subscribe, and click the notification bell para every time na mag-upload ako, updated kayo. Sana huwag kayong magsawa. Salamat! Bye-bye!